para sa mga hindi nakakaalam, eh, si Armstrong gumawa na to ng pangalan sa Jamaica. Ayan, dahil nandun yung talagang maraming ganitong tugtugan, di ba? Galing talaga sa mga Jamaican. So, yun, nakilala rin siya doon, di ba? So, represent, siyempre, Pilipino, proud tayo dyan. Okay, so tuloy natin mga kaibigan. Ayun nga mga kapatid, welcome back dito sa Netflix. Ayan, kung bago ko pa lang dito, eh, mag-subscribe ka naman at yung bell dyan sa gilid, eh, pindutin mo na rin para lagi kang updated. Ayan, mga kapatid, ako nga pala si Conflict ng Death Threat at welcome sa panibagong video ngayong araw na to. So, reaction video tayo ngayon at ang iispatan natin ay isa sa mga pinakamalupet na veterano sa industriya. Ito ay si Idren Armstrong. Okay, konting background si Armstrong. Kung ikaw ay mahilig sa Pinoy rap, mula dati pa, eh, siguradong kilalang kilala mo si Armstrong. Dahil ito ay isa sa pinakamalupet at respetadong rap artist o hip-hop artist sa Pilipinas. Pero nung around 2007-2008 yata, kung hindi ako nakakamali, siya ay nag-switch o nag-crossover from hip-hop, napunta siya sa reggae and dancehall. Ayan. So, kaya kung ngayon ka palang nakinig ng mga rap o hip-hop sa Pilipinas, malamang hindi mo siya kilala dahil hindi mo siya inabot. Ayan. Pero yung mga dati, talagang mga hip-hop heads mula dati, hindi maaaring hindi mo kilala si Armstrong. Okay. Ang title nito ay Alam Na, Alam Na. Ayan. Sabay-sabay natin tingnan kung paano yung kanyang atake sa ganitong klase ng genre. Ispatan natin. Let's go! Itaas ang kamay kung isa kang soja. Kung ikaw ay sasamay, sumigaw ng roja. Sasabugin natin ito ng sobra, sobra. Mas matigil kesa kula. Okay, sa pagpasok pa lang nitong kanta, no, talagang mapapainda ka agad. Kasi syempre, iba yung palo nito. Magkaiba to sa hip-hop. Syempre, iba to, dancehall. At talagang pang ano to, kumbaga eh, pang club at sayawan talaga, party. Yun ang una mong madadala ka talaga sa ganitong tema, sa ganitong beat. Okay, so tingnan natin, tuloy natin. Ito nang sobra, sobra. Mas matigil kesa kula. Kahit na isang mamabayang magula. Tutubo na mapabila. Pinura ang kultura ng sirila. Kaya wag na maniwala sa haka-haka. Turinin natin na tama. Tignan natin ang pinanggalingan ng pangyayari. Ganda, ang sinasabi niya rito, no? Mukhang yun yung chorus, no? Ang sabi niya, wag na maniwala sa haka-haka. Ayan, huwag kang basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi. Okay? Kumbaga, dapat alamin mo kung ano talaga yung punot dulo ng pangyayari. Okay, ganda. Ganda ng tema, no? So, tuloy natin. Tama, tignan natin ang pinanggalingan ng pangyayari. Kaya isipin mo lang, huwag ka lang maalala. Ang handa ang sarili, sa bansa kang matindi. Alam na, alam na, alam na, alam na, alam na, alam na. Ayos ah. Okay, yanda ang sarili sa bagsakan matindi. Talaga nang matindi bagsakan. At ang ganda, maganda yung, malakas yung recall nung sinasabi niya rin sa chorus na alam na, alam na, alam na this. O, di ba? Alam na this. Alam mo na yan, di ba? So, yun yung chorus. So, ano siya, no? May malalim na sinasabi din at tingnan natin yung kabuuan nito. Pero, syempre, ang atake dito, yung may paparating yung mensahe niya sa pamamagitan ng ganitong music, eh kakaiba din, di ba? Kakaiba rin sa hip-hop. So, tingnan natin kasi curious ako kung bakit talagang si Armstrong eh, nung paglipat niya sa ganitong type of music, eh hindi na siya talagang nagustuhan niya at nag-stay siya doon, no? At yun nga, para sa mga hindi nakakaalam, eh, si Armstrong gumawa na to ng pangalan sa Jamaica. Ayan, dahil nandun yung talagang maraming ganitong tugtugan, di ba? Galing talaga sa mga Jamaican. So, yun, nakilala rin siya doon, di ba? So, represent, syempre, Pilipino. Proud tayo dyan. Okay, so tuloy natin, mga kaibigan. Alam na, alam na,
Diba? Yung munti mong pangarap huwag sanang magunaw kasi nga eh, kumbaga sa ano, dalas-dalas, da, ano kaya, kumbaga, dalos-dalos, yun. Kumbaga huwag kang magpadalos-dalos, kailangan talagang maging maingat ka para maganda ang kapuntahan ng iyong mga pangarap. Parang yun pagkakaintindi ko doon. Okay, so napapasayaw tayo ng matindi rito. Tuloy natin. Wala sa haka-haka, turihin natin ang tama. Tingnan natin ang pinanggalingan ng pangyaya. Sa hip-hop na ko, no? Hindi ko alam kung paano, sayo yun ang umaga nito. Pero yun eh, kumbaga, ewan ko kung tama. Tuloy natin. Kaya isipin mo lang, huwag ka lang malilang. Imagine ko kasi dito eh, talagang sa club eh, talagang wild yung mga sumasayaw eh. Ayan, eh, alam naman tayo sa'yo tito. Sarili, sa bagsakang matili. Alam na, 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 sigaw ng kabataan, matarungan para sa kalikasan. O diba, sigaw ng kabataan, katarungan para sa kalikasan. Ang ganda ng mga mensahe talaga, no? Kapag ka, mga ganitong kanta pala, hindi lang basta to talagang yugyugan. Talagang meron syempre silang paninindigan sa kanta at meron silang mensaheng gustong ihatid sa mga tao. Okay, so tuloy natin. Tagsanib ng pwersa ng palingatan para gisingin ang kapabayaan. Paging sa galamang kalado dahil ang bawat buhay natin ay sagrado. Siguraduhin huwag magpaargabyado. Yan, siguraduhin huwag magpaargabyado. Okay, maging maingat. Kaya nga dapat na mabuhay na malinis at tumuto. Kaya wag na, maniwala sa hangka-hangka. Turihin natin ang tama. Tingnan natin ang pinanggalingan ng pangyayari. Kaya isipin mo lang, huwag ka lang malila. Ganda ng music, no, mga kapatid? Kumbaga, ano siya eh, Tagalog, no, pero talagang siyempre tunog ano siya. Yung music niya ay pang-international din, pero Tagalog siya. So talagang Filipino dancehall. Grabe. Parang isa yata siya sa mga pioneer pagdating sa ganito, di ba? Pinoy dancehall. Tuloy natin. Sarili, sa bagsakang Alam niyo sila Sean Paul, di ba? Yan, mga dancehall yan eh. Yung shake that thing, shake it, shake it, shake that thing. Parang gano'n, di ba? Pero ito naman, Pinoy. Ba, grabe, lupit. Alam na, 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 sarap, no? Tum-tum-tum-tum-tum. Yun, mga kapatid. Alam na by Aidren Armstrong. Ayan, mga kapatid, napakagandang kanta nito. Okay, so first time kong mag-react sa ganitong type of music. Lalong-lalo na, Pilipino pang gumawa. O, diba? So, ano sa tingin nyo ang masasabi nyo dito sa kantang to? Dahil ako'y talaga nag-enjoy dito sa kanta at talaga napayugyug tayo. Sino ba naman hindi? So, let me know sa comment section. Mag-comment lang kayo. And ano masasabi nyo dito sa kanta ni Armstrong? Huwag nyo rin kalilimutang i-subscribe ang kanyang channel para mapakinggan nyo pa yung mga ibang kanta niyang malulupit din. Ayan, ispatan nyo yan. So yun lang mga kapatid. Once again, my name is Conflict. At makita-kita ulit tayo sa susunod na reaction at saka review na gagawin natin dito sa channel na to. Okay, yun lang mga kapatid. Don't forget to subscribe, like, comment, at kung ano man para mag-boost dito sa mga videos na ginagawa ko. Thank you very much, and God bless you. Peace out. Woo! Alam na, alam na.
Lama-lama.